What's up, Katore? Yan, may link failure. So, ang una is tinatawag sa amin yon, yung process pag may mga putol na ganito. Tapos, ang pinakauna namin gagawin is kailangan sukatan para hindi tsambahan yung paghahanap ng cut or ng link failure. After masukatan ito, kailangan ng i-fault map. Pagka fault map, yun na, ibababa na sa poste. Depende kung anong status na maabutan namin sa fault mapping. Yun na yung nagre-restore sa mga ibang alarms. Tapos, pakita ko rin sa inyo kung parang isang activity namin sa telecoms. Pag walang masyadong tower works. Kasi hindi lang din naman puro microwave ang transport. Yan ang nasabi ko dun sa mga una kong video na may fiber, may copper, and may microwave. Swerte na may papakita ko yung sa inyo sa fiber. And go! Yan. Sa telco life is masyadong malawak yung field. Kaya kailangan mo mag-expand din talaga ng kaalaman. Yung common na nabibidyo ko is puro microwave. Nagkataon na meron tayong link failure, link cut. Kaya pinakita ko na rin yung demo ng transmission na isa. Yan. Ito yung sinasabi ko na isang transmission yung fiber cable. Yan. Itong enclosure, yan yung nagtatago sa fiber. Ito ang fiber cable. Mukha siyang hair-like strand, sabi nga nila. Pero ito yung pinaka-efficient na transmission. Dahil ito yung may pinakamataas na speed na i-provide. Dahil ang source nito ay ilaw. Ayan. Sa case na ito, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 12 core na fiber. Sa isang core may 6 strands. First step, pagkaputol ng fiber, babalatan mo muna siya, ayan. Tapos ilagay mo yung sleeve. Ayan, ayan yung sleeve. Sleeve, putol. Mas pa sir. Kailangan punasan para malinis yung fiber. Ayan. Tapos gagamitan natin siya ng cleaver. Ito yung pangkat sa fiber. Ayan. Para maging lapat. Pagkaputol, lalagay na siya sa fusion machine. Ayan. Pagtatapatin sila. I-splice nga. Ayan. I-splice. .15 na loss. Mataas yung loss kaya kailangan natin ulitin yung process hanggang makuha natin yung zero loss or yung pinaka minimal loss para makatotohanan kasi nasa field tayo. .02 loss, yan acceptable na yan kasi minimal na yan.
after na fuse or na splice, i-heat. And pag nakompleto mo na yung mga pares, kailangan na siyang ilagay sa closure at iangat. Totohan ng splice, yan. Yan ang standard namin. Para walang masyadong loss. Pero tsambahan lang nila yan. Okay na yung 0.01. May itsura niya pag narawas si splice. Kailangan din i-weatherproof bago iakyat. For weatherproofing. Yun, yun. Pwede pang samyup. Kaso masyadong mangin. Yan. Yan yung pang weatherproof niya. Hindi na natin tatapusin. Para hindi siya pasukin ng tubig. Mulat, tigay niyo pa. Wala yung ikutan. Na weatherproof na, iaakyat na siya. Tara, dun. Buhay Telecom. After splicing, yun nga, iaakyat na siya sa poste. Ayan, ayan, yun siya. Andun na yung fiber. Ayan. Ayan, yung fiber na loop. Tapos yung enclosure natin is, ayun. Ayan, secured na yan. Masyado nang mataas yan. Sa case na to, nasabitan siya ng malaking truck. Bihira naman talaga kasi magkaputol pag kable. Ayan. So, naiangat na ulit at naigilid. Kaya okay na.